Heto na ang update kay Justin Brownlee. Handa nang mag-apela tungkol sa pagkakapositibo nito sa isang banned substance. Roger Pogoy na diagnose na may heart disease at hindi na makapaglalaro pa ngayong darating na Commissioner's Cup. So bukod sa kinakaharap na problema ngayon ng TNT Tropang Giga tungkol kay Mikey Williams, another unfortunate development na naman ang sumalubong sa tropa bago magsimula ang 48th season ng PBA para sa conference na Commissioner's Cup. Nitong nakarang araw lang kasi napabalitang na-diagnose si Roger Pogoy na mayroong myocarditis, isang rare heart disease na dahil sa pamamaga ng kanyang heart muscle, nare-reduce o nababawasan ang ability ng kanyang puso upang mag-pump ng dugo na maaaring magpahina sa kanyang katawan. Dahil dyan, inanunsyo na ni Coach Jojo Lastimosa na maaaring mawala ng 3 to 6 months sa TNT si RR Pogoy, na paniguradong tatamaan ang kanilang stint ngayong parating na Commissioner's Cup pati ang ongoing East Asia Super League, kung saan nakadepende pa rin daw sa pag-heal ng katawan ni Pogoy ang kanyang pagbabalik. Matatandaan na dapat kasama din si Pogoy sa ating national team sa Asian Games, kaso dahil nga sa kanyang health issue na kung saan ayon sa article ng Tiebreaker Times, kinakailangan niyang mag-bag off noon sa gilas matapos nitong mag-collapse sa kanyang bahay dahil nga sa inflammation o pamamaga ng kanyang heart muscle. Pero despite of this, nananatiling tiwala si Pogoy na makakabalik pa rin siya sa tulong ni Lord sa paglalaro ng basketball. Yan ay nang ipangako niya sa kanyang interview kahapon ng manood ito ng laban ng kanyang collegiate team na FEU. Ipapromise ko talaga na babalik ako. Tiwala ako kay Lord na babalik talaga ako. Magbabalik na ang NBA at PBA, kaya siguraduhin nakapag-register na sa 1xBet. Dito'y maaari kang tumaya sa lahat ng klase ng sports, especially sa basketball, PBA man at NBA. Mag-register lang gamit ang link sa comment section. Gamitin ang ating promo code at baka ikaw na ang makatanggap ng bonus up to 7,000 pesos sa unang deposit. Madali lang din mag-cash in via deposit at withdraw funds naman sa cash out. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara't mag-register na sa 1xBet. Isang mahigpit na paalala lang, keep it fun and gamble responsibly. Samantala, bukod kay RR Pogoy, isa rin sa mga nanganganib na hindi makapaglaro para sa Gilas at PBA ay itong ating pambansang import na si Justin Brownlee. Matapos kasing pumutok ang masamang balita na nagpositibo ito sa isang banned substance na naliling sa marijuana o cannabis, dito na pumasok ang usaping suspension na maaaring ma-apply hindi lang sa paglalaro nito sa Gilas kundi pati sa kanyang pagiging resident import ng Barangay Ginebra. Pero para maiwasan yan, heto't nagsimula na ngang maganda ang kampo ni Brownlee upang mag-apela. Kahapon, ayon sa pahayag ni POC President Bumble Tolentino, una nang inasikaso ni JB ang mga medical documents tulad ng prescription ng mga doktor sa US ng kanyang medication. Yan ay upang handa tayo kung magpositibo mang muli o hindi ang bubuksang sample B na itetest pa rin ng ITA sa Beijing. Ganito yan once na positibo muli si JB sa confirmatory test sa kanyang sample B tulad ni Kiefer Abena noong 2018, may implement agad ang 2-year suspension kay Justin Brownlee, kung saan dito pa lang tayo pwedeng mag-apila sa CAS o Court of Arbitration for Sports. Dito, tulad pa rin ni Kiefer Abena na imbis na 2 years o 24 months ang kanyang suspension, dahil sa kanyang apila bumaba yan hanggang 18 months. Sa kaso naman ni Justin Brownlee, malaki ang pag-asang maibaba din nila ang suspension na yan, na ayon pa nga kay Bumble Tolentino, maaring 1 to 3 months lang kung mapapatunayan sa CAS na galing nga sa medication ang natake na prohibited substance ni Justin Brownlee. Bagamat prohibited, hindi rin naman ito enhancing drugs. Inamin din naman ng kampo nila Brownlee na dumaan talaga ito sa medication dahil sa kanyang injury last month, at dahil sa US nga ito nagpagamot at nag-recover na kahit anong medication ay legal, malamang posibleng dun nga ito nakuha ni JB ang mali lang hindi ito na-declare bago ang Asian Games. Dito kahit papano makakahinga tayo, pero hoping pa rin na mag-negative ang sample B ni JB para hindi na humaba pa, kaso hawak pa rin ang China yan, kaya we're hoping na lang as of now na maging maayos ang lahat.